So, what is up sa inyo mga katulis? So, andito tayo ngayon sa garahe. Ayan si Clicky. Ayan, gagamitin muna ng pinsan natin. So, ngayon, for today's video ay mga katulis, ay magpapalit tayo ngayon ng langis. So, ang gagamitin nating langis ngayon is itong Top 1 Action Matic. So, ayan, nagbago na sila ng kanilang lagayan. So, ito yung mabibili nyo sa mga shop na nakadilata dati. So, ngayon, nandito na siya sa lagayan na to. So, mas pinaganda. Pero yung kalidad, ganun pa din. Okay, so papakita ko muna sa inyo itong produkto na to mga katulis. So, Top 1 Formula 1. So, product siya from USA. So, nakalagay dito SAE 10W40. So, mga katulis, ito ay semi-synthetic lang to mga katulis. Hindi siya fully synthetic. Meron silang fully synthetic pero nag-range ata yun ng mga 350 or 340. So, ito parang mga nasa 280 lang ata to. Nagre-range ng mga ganon. Madami naman kayo mabibili nito mga katulis sa Shopee or sa Lazada or sa TikTok shop, meron din to. So mga katulis, mineral water based siya, hindi siya fully synthetic, ha? Remind ko lang kayo. So ayun, ito ay 10W40 mga katulis. Ayan. So nakalagay dito for automatic motorcycle engine, Top 1 Action Matic 10W40 is advanced premium quality 4-stroke engine oil specifically formulated for modern automatic motorcycle engine fortified with our. Ayan. So ito na, mga katulis, nakalagay dito recommended for all automatic motorcycle including Honda, Kawasaki, Kimco, Suzuki, Vespa, and Yamaha. So, ano nga ba yung mga features and advantage na itong motor na ito, mga katulis? So, nakalagay dito, ayan, easy start and smooth riding. Ibig sabihin, easy start, kapag ito yung langis na gamit mo, mabilis mo siyang ma-start yung engine mo. Unlike sa ibang brand kasi, hindi na lang magbabanggit ng ibang brand. Kapag kayo ni-start mo, medyo hard start siya. Tapos mga katulis, nakalagay ba dito is excellent wear protection by reducing engine friction and extend engine life. So tandaan nyo mga katulis, ang buhay ng motor ay langis. So kung walang langis, alam nyo na. So kailangan yung langis na gagamitin ninyo is very trusted mga katulis. Ayan, so ito, pagka ito yung ginamit nyo, ayan, automatic yan mga katulis na mas gaganda yung smoothness ng takbo ng makina ninyo. And powerful detergent action for maximum engine cleanliness. Specified only for dry clutch motorcycle engine. Tapos idagdag ko na rin mga katulis, ito ay napakabango. Mabango tong oil na to compare sa iba. So dagdag ko lang yon kasi actually mabango talaga siya mga katulis. Tapos yan, 800 ml, meron din sila ditong 1 liter. Ayan, kung makikita nyo dito sa box, sobrang quality na. Ayan, makikita mo dito yung ml nya. Ayan, kung hanggang saan. At ito, may QR code mga katulis. Ingat lang kayo sa mga fake na mabibili ninyo yung Top 1, ha? So, kaya may QR code dyan para makita ninyo na lahiti mo yung produktong nabili ninyo. So, subukan natin. So, ngayon mga katulis, ito yung iPhone ko. Ayan. Itetrace natin ngayon tong QR code. Ayan, pagka pinindot ko yung QR code, automatic lalabas na sa cellphone natin yung website ng Top 1. So, dyan yung makikita lahat. Yung history, yung products, yung video, or yung about sa Top 1 mismo. So, punta tayo dito sa About Us. Ayan, nakalagay dito, in every dap of Top 1, there is a story. The story of a unique partnership between two men from distinctly different backgrounds, cultures, and generation. Individually, they seemingly had nothing in common, but together they share a bond based on a trust, passion, and quality of a sense of adventure. Yeah, the quality. We could offer products that come from the lowest cost supplier, but we don't. We only source the high quality raw materials we've invested for more than 40 years developing. Imagine ninyo mga katulis, so 40 years na si industriya si Top 1. So kayo na lang ang mag-judge kung talaga mapagkakatiwalaan nyo ba siya o hindi sa tinagal ng industriya or sa tinagal ng Top 1 sa industriya. Kaya madami kayo makikita dito mga katulis. Kapag bumili kayo niyan, minsan wag lang kayo basta yung change oil lang mga katulis. No? Minsan, bisitahin nyo din yung mga website na mga produkto na binibili ninyo kung para saan ba talaga sila, ano ba yung proper na pag-i-install doon sa mga produktong binibili ninyo.
Yan. So, dito, yan. Natutuwa ako kasi meron silang QR code. So, yan mga tuloy. Napakalaking advantage ng ginawa ng Top 1 dito sa QR code na ginawa nila. Kasi benefits din natin itong mga gumagamit, mga katulis, yung ganitong klase ng information para doon sa isang produkto. Kasi may matututunan din kayo. At the same time, susubukan nyo din yung experience doon sa produkto, which is itong Top 1 na pinapakita ko sa inyo. So, punta tayo dito sa products, motorcycle. And then, ayan, makikita nyo, merong fully synthetic, merong conventional, and merong synthetic blend. So, itong langis na to, is synthetic blend siya. Ayan, punta tayo dito. Ayan, account plus, action plus pala. Is a high-performance synthetic blend four-stroke motorcycle engine on design to meet the latest motorcycle manufacturer's warranty requirements, specially formulated to meet the demands of the small displacement, high RPM, fuel-efficient engine found in today's domestic and foreign motorcycle. Ayan. Available in 10W30 and 10W40. Ayan. Meets JASO MA2 or API SJ specification. Ayan. Ito yung mga langis, oh. Diba? Ang cute. Oh. So, ngayon, bagong ano na naman. Oh, sa mga solid Top 1 users dyan, subukan nyong bisitahin yung website nila gamit itong QR code. Kunin nyo lang yung camera ninyo, cellphone, tapos itapat nyo lang to, automatic lalabas na yung website nila. So ngayon, mag-change oil tayo gamit yung ating Honda Click. Ito ang ipapalit natin. Ayan, 800 ml para sa Honda Click. Alright! So kung bago ka lang sa aking channel mga katulis, please like, comment, and subscribe. Pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka once na meron tayong bagong i-upload. So ngayon, change oil tayo. Alright? Okay mga katulis, ayan na si Clicky. So gagamit tayo ngayon ng mga tools na kakailanganin natin para makapag-change oil tayo. So okay, tanggalin na natin ito mga katulis. Ayan. Tapos mga katulis, gagamit ako ngayon ng socket wrench tsaka ng rivets. Rivets tuloy. Ayan, 17 na yung ano ko, yung nut. Ayan, mas malaki na. So gagamit tayo ng pangsalok. Ayan, para hindi tumapon yung langis natin. Okay mga katulis. Ayan. Antayin lang natin na maubos yung langis mga katulis. So, papalit na tayo ng Action Matic na Top 1. So, ngayon mga katulis, habang pinapatulo natin siya, kapag ka nalagay na natin yung bago nating langis, ayan, itong Top 1, ibabalik natin itong langis natin dito sa pinaglagyan ng Top 1 na langis natin. Tapos, titignan natin kung nagbabawas itong previous na langis natin. So, kailangan yan 800 ml din kapag ka nagbawas kayo. Ibig sabihin, kapag ka nagbabawas yung langis ninyo, may problema. Okay? Linisin din natin tong ating fluid cup. So, mga katulis, ang purpose na itong cup na to, ito yung magta-track kung madami pa yung laman ng langis mo or hindi na. Kaya mapapansin nyo dito sa dulo, ayan o. Kailangan kapag ka nag-check kayo ng langis, dapat lagi meron yan. Kapag ka wala yan, ibig sabihin, nagbabawas yung langis ninyo. Okay? Ayan, tapos bigyan ko na rin kayo ng konting walk around sa motor natin. Ayan, nagpadala si Slick Seats X Bandido ng kanyang upuan. Ayan, anti-scratch po sa cover to mga katuloy. So pinapatong lang siya sa mismong seats. Ayan, pero yung seats natin is Boss Bato sa ipa din. Tapos na emblem na tayo na speedometer. Ayan, na Rockstar. Nabili ko lang din yan sa Shopee for 85 pesos ata.
Ayan, tapos AHRS na side mirror. Ayan, pinadala sa atin sa TikTok. Tapos ito na yung brake master natin. Ayan, brake master na E2 and E3 series. Ito yung E3, ito yung E2. Okay. Tapos signal light na vinyl sticker. Ayan, napalitan na din natin. Tapos ito, TTGR na big disc, 260mm. 260mm yan, mga katulis. Tapos yung bracket natin, separate natin to binili. Kasi itong TTGR may kasamang libreng bracket yan. So pinalitan ko siya ng color silver. Ayan, KDR yung brand. Nasa 250 to sa Shopee. Lalagay ko na lang dyan sa description yung mga link ng mga nakakabit sa pyesa ko. Tapos itong brake hose natin is Earls ang brand, 96cm yung sukat. Tapos hub and mile na color blue. Ayan. Ayan, lagay ko na lang din yan sa link. And then dito naman tayo sa likod. Ayan, ito nakamotaro shock na version 2 na tayo. Oh, so yung previous upload natin, yung version 1, yung kulay pula, ayan, nawala na yon. Kasi may version 2 na. Ito na yung adjustable yung damper. Pwede mo na siyang laruin yung timpla nung shock, kung anong klase ng timpla yung gusto mo. Pwede mo palambutin, pwede mo siyang patigasin. Ayan, tapos yung breather tube na post, sa Shopee lang din yan, 85. Nasa baba yung link. Tapos itong logo emblem, ayan, nasa baba din. Ayan, kung gusto nyo bumili ng mga pyesa na yan, mga katulis, bisitahin nyo lang dyan sa description yung link ng mga yan. Andyan lahat yan, ilalagay ko yan. Okay, mga katulis, yan, na-drain na natin yung ating langis. So ngayon, tanggalin na natin. So, bago natin ilagay yung bagong langis, mga katulis, pupunasan muna natin yung mga surface ng paglalagyan natin. Okay. Okay, mga katulis, open na natin to. Ayan, naka-emboss pa siya ng top 1, no? Ayan, halos lahat naman ng langis nakaganyan. Ayan, 800ml. Amuyin ko, mga katulis, mabango kasi ito, eh. Oh. Amoy ano, amoy Lola Remedios. Parang pahilot, pero mabango. Okay, salin na natin to. ml to, mga katulis. So, kung magsasaling kayo, make sure lang na naibalik nyo na yung nut dun sa baba. Yan, kasi kapag naglagay kayo yan, tapos nakalimutan nyo ibalik yun, tutulo lang din yan sa baba. So, proper tools, proper knowledge, and experience kailangan nyo para magawa nyo yung mga ganitong basic needs ng mga motor natin. Yan, wala na, mga katulis. Yan. Officially, top 1 users. Okay. Tuloyin lang natin. Tapos ito, mga katulis, yan. Ito yung luma nating langis. Tignan natin kung nagbabawas or hindi. Balik natin dito. So yun, mga katulis, ayan, tignan natin, oh, puno pa din, oh, 800ml pa din, mga katulis. So sa maniwala kayo sa hindi, ang previous kong langis ay top 1 din, mga katulis, ayan. So top 1 din yung gamit ko nung nakaraan bago tayo mag-vlog neto. Ayan, 800ml pa din siya. Oh, itayo natin dito. Ayan, oh, okay. Diba? So ngayon, biyahe tayo, subukan natin kung mabibrate ba siya or hindi, or all goods ba siya, or meron akong mapapansin na kakaiba dito sa langis na to. Okay? So bago pala tayo bumiyahe, mga katulis, set muna natin yung oil change indicator natin para siset ko siya sa 2,000 kilometers. So ngayon, yung aking Odo
is currently at 52,859 kilometers. So kailangan mag-change oil na ulit tayo after 54,000 kilometers. Okay? So pagka magsiset kayo ng oil change indicator, double click nyo lang yan, hold nyo lang siya for a minute or for a second, tapos magbiblink tong orasan. Tapos select, pindutin nyo select, lalabas yung oil change indicator. Then after nyo i-select, pipindutin nyo naman tong set. Pagka-set, nakaset siya sa 4,000 mga katulis. So kung nag-start kayo sa 1,000, ang in-next nyo is 1,500 or 2,000. So dahil yung akin nakaset na ng 4,000 at gusto ko 2,000 kilometers yung ipapalit ko, ililipat ko ngayon siya sa 6,000 kilometer. Okay, select natin. 4,500, 5,500, 6,000. Set. Dapat mawawala yung oil change indicator dito mga katulis. So ngayon, pagka nag 54,000 odo na tayo, lalabas na yung oil change indicator dyan. Ayun yung monitoring ninyo or yung motor nyo nyo mismo yung magsasabi sa inyo kapag kailangan nyo na magpalit ng langis. Ganun ang Honda Click. Okay, biyahe na tayo. Okay, ngayon subukan natin ibiyahe ito. Tingnan natin kung kamusta yung performance nya kapag bagong change oil tayo using, tawag dito, using top 1 oil. Ayan. Sipon ako. Alright, let's go mga katulis. Alright, tara, biyahe tayo mga katulis. So far, so good. So totoo nga yun nandun sa pictures and ano na ito mga katulis, kasi nakakaless talaga siya ng vibration ng motor. Although wala naman talaga bias, unlike dun sa ibang brand na nasubukan ko. Ngayon, kahit na stable yung RPM natin, is sobrang ano niya na vibrate. So, kumbaga parang galit na agad yung makina. Dito parang smoothness lang eh. Mararamdaman mo yung smoothness nung langis or yung buhay nung makina natin. Ayan. Ayan. Sa mga gusto mag-avail ng ating top 1, ayan, orderin nyo na yan dyan sa may description sa baba. Ayan, then also follow me on my Facebook page, TikTok, and subscribe na rin kayo dito sa aking YouTube. Sarap din gamitin mga katulis. Pero biro ha, walang halong promotion. Maganda talaga itong top 1. Kahit sa mga tito, kahit magtanong kayo sa mga tito nyo, ang sarap gamitin talaga nito. Ayan o. Mamaya, bilisan natin yung takbo natin doon. Let's go! Sasabihin ko sa inyo kung kailan siya, kung kailan ako makakaramdam ng vibration ha. Yun! Doon, nakaramdam na ako doon, 97 kilometers. 97 kph mga katulis. Medyo nakaramdam ako sa makina ng konting vibrate. O yan, kapag mababa na ulit yung menor, basic na uli. Para tayo naka e-bike eh. Okay mga katulis. So hanggang dito na lang aking vlog for today. At kung nag-enjoy ka dito sa aking vlog at kung may natutunan ka dito, please like, comment, and subscribe. And pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka once na meron tayong bagong i-upload. And also, follow Top 1 Philippines sa Facebook page and sa YouTube. Ayan. So subukan nyong mag-research about sa mga langis na nilalagay ninyo. Ayan. Isa ang Top 1 sa pwede nyo mapagkatiwala ang langis para sa mga alaga ninyo. Ayan. Pero nasa sa inyo pa din yan. It's your choice kung ano yung brand na gusto ninyong gamitin. Basta ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Okay? So yun lang. Peace out mga katulis. Bye bye. Woo!